Ituloy natin ang usapan kaugnay sa eligibilities, partikular na yung ibinibigay naman sa mga espesyalista sa Information and Communications Technology. Paano ba magiging kwalipikado para dito? Ibabahagi yan at iba pa sa CSC in Action. Narito po. Magandang gabi, Pilipinas. Tayo ngayon ay nabigyan ng pagkakataon upang tugunan ang inyong mga katanungan sa mga programa at patakaran ng Civil Service Commission. Ako po si Chairperson Carlo Nograles para sa CSC in Action. Sir, anong Electronic Data Processing Specialist Eligibility? Ito ay eligibility na angkop sa mga Information and Communications Technology or ICT professionals na nakapasa sa ICT Specialist Proficiency Examination o sa training courses on systems analysis and design at computer programming na sinasagawa ng Department of Information and Communications Technology or DICT. Ang naturang eligibility ay angkop lamang sa mga positions kung saan ibinigay ang eligibility at sa ibang functionally related positions na kabilang sa Information Technology or Management Information System Group katulad ng Data Encoder, Data Machine Operator, Auxiliary Machine Operator, Data Encoder Controller, Computer Programmer, or Information Systems Analyst at iba pang positions na maaaring matukoy ng Civil Service Commission. Sir, ano ang requirement sa pag-apply sa Electronic Data Processing Specialist Eligibility? Ang mga aplikanteng nakapasa sa proficiency test ay kailangan magpakita ng original at certified copy ng Certificate of Proficiency at isang original at photocopy ng notification slip na parehong ini-issue ng DICT. Ang mga aplikante naman na nakatapos ng training course ay kailangan magpakita ng original at certified copy ng Certificate of Proficiency para sa mga sumusunod na computer courses, Systems Analysis and Design, Computer Programming, Java, MS Access, Visual Basic, C#, or VB.NET. Kailangan din ang original at photocopy ng Certificate of Completion at Grade Slip mula sa DICT. Ang filing of application para sa Grant of Electronic Data Processing Specialist Eligibility ay dapat sa loob ng 3 taon mula sa petsa na binigay ang Certificate of Proficiency. Bago tayo magtapos, sagutin natin ang tanong ni Mel G mula sa ating Facebook page. Sabi niya, nakapasa siya ng licensure exam for teachers o LET. Pwede raw ba niyang magamit ito sa pag-apply sa local government unit? Yes, Mel G. Ang nakapasa sa licensure exam for teachers at anumang licensure board exams na ginagawa ng Professional Regulation Commission or PRC ay automatic na mapagkakalooban ng board eligibility under Republic Act No. 1080. Kapag ang board exam ay nagre-require ng completion of bachelor's degree, ang karampatang eligibility ay angkop para sa mga posisyon kung saan ibinigay ang exam at sa iba pang first and second level positions na hindi sakop ng bar board or special laws. Kapag less than 4 years of college studies ang requirement ng board exam, ang karampatang eligibility ay angkop para sa mga posisyon kung saan binigay ang exam at sa iba pang first level positions na hindi sakop ng bar board or special laws. Para sa impormasyon sa iba pang special eligibilities, magtungo sa CSC website at www.csc.gov.ph at hanapin ang special eligibilities na link. Maaari ring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na regional o field office ng Civil Service Commission. O kaya ay sumangguni sa contact center ng bayan via CSC official Facebook page at facebook.com/civilservicegovph. Mag-email sa email at contact center ng bayan.gov.ph o mag-text sa 0908-881-6565.
Hanggang sa susunod nating talakayan, mga issue ay tutugunan. Mamamayan muna, CSC in action. Ako po ang inyong lingkod, Chairperson Carlo Nograles.